Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa ating midweek praises, preachings, and prayers. Salamat po sa Panginoon sapagkat tayo po ay magkakasama ulit ngayon pong gabing ito upang pagbulay-bulayan, pag-aralan ang kanyang salita. Kumusta na po kayo? Nawa ay meron po tayong masisiglang pangatawan at maayos na kalagayan, malayos kahit anumang karamdaman at kapahamakan. At dalayan ko rin po na tayo ay handa na pakinggan, alamin kung ano po ang instruction ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa gabing ito. Kaya atin na pong buksan ang ating mga Bible sa Nehemiah chapter 6, verse 9. Sabi po dito, "They were all trying to frighten us, thinking their hands will get too weak for the work and it will not be completed. But I prayed, now strengthen my hands." Pagpalain po ng Panginoon na pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat ang inyong salita ay muling bukas na sa amin upang ito'y aming pag-aralan. Katulad ng dati, Panginoon, kung paano mo kami tinuruan, paano nyo ipinakita ang katotohanan sa inyong pong salita, dalayan ko po, ibukas mong puso't isipan namin upang makita namin ito at magamit namin ito sa bawat sitwasyon na amin pong kinakaharap sa bawat araw. Kaya tulungan mo yung lingkod na may bahagi niya ng maayos, maliwanag, at may kapangyarihan ang inyong pong salita. Sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. For the past 3 years po, ay wala po tayong pinagkaabalahan, kundi manoodan TV, no? Kundi maging involved sa social media. Di po ba? Marami po tayong mga napanood na pelikula, no? Yung atin pong mga kababayan, no? Marahil yung ilan din sa atin, maging ibang lahi, no, ay gumawa sila ng iba-ibang pagkakaabalahan, no, na kanilang mailalagay sa social media, lalo na sa TikTok, no, para mapaglibangan, no, at magkaroon ng maraming likes at pagkakitaan. Okay? Yung iba, maraming mga pinos na pinuntahan o ginagawa sa Facebook at maging sa Instagram. Ngunit ang pinakamatindi po na umagaw ng attention po natin, no, nito pong nagdaang 3 taon, ay itong tinatawag na fake news. No, ano ba itong fake news? Ito yung balita na hindi totoo na ang tanging layunin ay sirain ang isang tao or ang isang grupo. At yan po ay, kung hindi tayo mag-iingat, mga kapatid, ay maapektuhan din po tayo. At dahil po marami sa ating mga kababayan ang mabilis maniwala, no, sa mga balita kahit ito ay fake, no, ay maraming mga relationships ang nasira, maraming mga magkakaibigan ang magkakaaway na ngayon, maraming mga samahan ang nagkawatak-watak na sapagkat hindi nila na-handle ng maayos ang mga fake news na kumakalat. Kung tutusin mga kapatid, no, ay wala talaga itong mabuti na maidudulot po sa atin. Kaya pagka meron po tayong nabasa, narinig, no? May tawag nga tayo sa mga nagde-deliver nito, ng mga marites, no? Ay atin po munang alamin, no, kung ito nga ba ay totoo o hindi. No, kung tao o grupo ang sinisiraan, siguro kung kakilala natin 'tong mga ito, mas maganda na tanungin natin talaga sila kung totoo 'yon. Okay? Or ang pinakamadali ay huwag natin na lang itong pakinggan, huwag na tayong mag-react, no? Huwag na natin itong pansinin. Sapagkat sabi nga nila, pagka hindi mo yan pinansin, pagka yan ay pinalampas mo na lang, yan ay kusang mamamatay. Yung mga fake news na yan. Mga kapatid, ngayon pong gabi, alam niyo po ba kung saan, sino at paano nagsimula ang fake news? Yan po ay nagmula sa Garden of Eden pa, no? Ay meron ng fake news. Kung babalikan natin ang Genesis chapter 3 verses 1 to 5, makita po natin dito, no, nung tinukso ng Diablo sa pamagitan ng serpent si Adam and Eve. Okay? Ito ang kanyang sinabi. Sabi sa verse 1, "Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, 'Did God really say you must not eat from any tree in the garden?'" Okay? So pansinin niyo 'yun, ano? Ang sabi ng Diablo, any tree from the garden? No, yun ba talaga ang sabi ng Panginoon? No, hindi yun. Ang sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 2 verses 16 and 17, "And the Lord God commanded the man,
You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. So makita natin dito, no, na kung papakinggan lang natin yung fake news ng Diablo, maaano talaga tayo, madadala tayo. Kaya dapat lagi tayong babalik dun sa totoong sinabi ng Panginoon. No? Dito sa verse 17, pwede kang kumain ng lahat except for that particular tree. And then, ang sabi pa niya dito sa verse 4, no? Kasi ang sabi ni Eve, no? pwede kami kumain, basta wag lang yun daw yung nasa gitna na nakakaalam ng mabuti at masama. Sapagkat the moment na kumain kami o hinawakan namin yun, mamamatay talaga kami. And then, ang sabi ng Diablo sa verse 4, you will not surely die, the serpent said to the woman, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. No? So, nakita natin dito, no? Talagang nagdi-deliver na ng doubts, no? Ang Diablo kay Eve. No? Para ang gusto niya sabihin dito, no? Yung sinabi ng Panginoon, hindi totoo 'yun. No? Ayaw lang ng Diyos na malaman niyo ang totoo. Ayaw lang ng Diyos na mabuksan ang inyong mga mata, no? Ayaw lang ng Diyos na maging katulad kayo niya, na nakakaalam ng mabuti at masama. At ang nakakalungkot nga kay Eve sa puntong ito at maging kay Adam, hindi sila bumalik at nagtanong sa Panginoon. No, hindi nila kinonsulta ang Panginoon. Totoo ba itong sinasabi ng ahas na to? No? Kaagad nilang pinakinggan. Kaagad nilang sinuway ang Diyos at sinunod ang Diablo at kinuha yung bunga na yun at kinain. Okay? So ano ang nangyari? No? Nagkahiwalay ang Diyos at ang tao. Tayo pong lahat ay napahamak. Tayo pong lahat ay namatay. At dahil po sa ganitong gawain, no, pagdating sa fake news. Hanggang ngayon, ganyan din po tayo. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, kung tayo po ay mananatili, no, na mag-i-entertain or mag-re-react sa mga fake news, katulad ni Adam and Eve, no, ay makakaranas din po tayo ng matinding kapahamakan. Okay? So sa oras po na ito, no, kung tayo po ay naapektuhan na ng mga fake news, no, or tayo po ay nadi-discourage na maglingkod sa Panginoon because of many fake news na kumakalat, no, ang atin pong pag-aaralan ngayon ay kung papaano natin mapapaglabanan at mapapagtagumpayan ito, yung epekto nito sa atin, no. Kaya pinamagatan ko po ang atin pong mensahe ngayong gabi, pray for God's strength, no, pray for God's strength. Kung ikaw ay nadi-discourage na, naapektuhan ka ng iba-ibang mga sinasabi ng iba, no po, halimbawa sa inyong office, no, may mga chismis na kumakalat about you, no, or sa school, or sa inyong community, no, at maging sa church, no, nakakalungkot man sabihin, no, ang dapat po natin gawin, we have to pray for God's strength. Ipanalangin po natin ang kalakasang nagbubuhat sa Panginoon. Okay, kung babalikan natin ang Nehemiah, ito po ay aklat na talagang punong-puno ng aral tungkol po sa kung paano natin ma-overcome, no po, ang maraming mga pagsubok, maraming hadlang, maraming kaaway, no, sa pagtupad sa kalooban ng Panginoon. Lalo na kung ang Panginoon may pinapagawa po sa atin maraming mga tao, maging ang Diablo, mga kapatid, ay gagawin ang lahat para tayo po ay mapigilan, no. Pero salamat sa Panginoon sapagkat sa ginawa ni Nehemiah, no po, napagtagumpayan niya kahit gaano man katindi, no, kahit gaano karami ang mga oposisyon, ang mga pagsubok, ang mga hadlang, no, sa plano ng Panginoon. At nawa yan din po ang makita natin ngayong gabi. Ang ginawa ni Nehemiah, ang atin din pong gawin sapagkat garantisado 100%. Magtatagumpay po tayo, ma-accomplish po natin ang kalooban ng Panginoon sa buhay po natin. Matatapos po natin ang ipinapagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung inyo pong maalala last week, no po,
nung pinag-aralan natin ang Book of Ezra, nakita po natin na pagkatapos ng 70 years na ang Southern Kingdom, ang Judea, ay naging alipin ng Babylon, no? After 70 years, sinakop ng Persia ang Babylon. Okay? So, meron na silang bagong hari ngayon, bagong leader, no? At ang pangako ng Panginoon, no? Sa pamagitan po ni Jeremiah, after 70 years, itong mga binihag na mga Hudyong ito na dinala sa Babylon ay babalik ulit sa Jerusalem. Okay? So, noong nasakop ng Persia ang Babylon, no? Ay makikita po natin doon sa Ezra chapter 1 verse 1 ay si King Cyrus nagkaroon po siya ng proclamation na lahat ng mga Hudyo sa Babylon ay pwedeng umuwi sa Jerusalem. So, ang first batch na umuwi ay yung pinangunahan po ni Zerubbabel. At pagpunta po nila doon, pagbalik nila sa Jerusalem, ang una nilang tinayo, no, sapagkat winasak talaga, no, itong siyudad ng Jerusalem. Ang una nilang tinayo ay ang temple. And then the second batch na pumunta ay yung pinapangunahan naman ni Ezra. Okay? And then ang sunod na o ang third batch na pumunta ay itong pinangunahan naman ni Nehemiah. Na ang purpose kung bakit po umuwi itong si Nehemiah ay para itayo ang walls of Jerusalem. Sapagkat noong unang panahon, ang simbolo ng katatagan, protection, ay yung pader. No? Wala pa kasing mga eroplano noon. No? So pagka mataas ang pader mo, ibig sabihin secured ka. Pag mataas at makapal. Pero pagka ang pader mo ay wasak, no? Ang ibig sabihin mahina yung bayan na yan. Mahina yung bansang yan. No? Pwede yan sakupin kahit nino. Kaya itong si Nehemiah na nalangin siya sa Panginoon na itayo niya. At ang hari noon, panahon na yun ay si King Artaxerxes. At yun niya, siya ay pinayagan na bumalik sa Jerusalem at itayo ang walls of Jerusalem. Sa planning pa lang at sa pagsisimula, meron ng opposition agad. No? Na itong si Sanballat the Horonite and Tobiah the Ammonite. So itong mga leaders ng mga bayan-bayan doon sa Juda. At itong mga ito, ito yung mga pinaalis ng Panginoon noon pang panahon ni Moses. Noong binigay ng Panginoon ang Promised Land, yung lahi nila ang mga pinalayas doon. At nung sinakop na ng Babylon, sinunog ng Babylon ang siyudad ng Jerusalem, no? At binihag na lahat ng mga Hudyo dinala sa Babylon, sila ay bumalik. Itong sina Sanballat, itong si Tobiah, no, na Ammonite. At nagsama pa sila itong si Geshem na Arabo. Okay? So, bakit sila nagalit? Sapagkat ayaw nila na bumalik pa ang mga Hudyo sa Jerusalem. Kaya ginawa nila ang lahat ng kanilang magagawa para pigilan. Pero dahil sa ito'y gawain ng Panginoon, hindi nila ito napigilan. So, sa pagsisimula, talagang sabi nila, hindi niya matatapos, no? Mahunayan yung inyong gagawin. Pero alam niyo, ang paulit-ulit na ginagawa ni Nehemiah, every time na inaalipos na sila nitong mga tao na agen sa kanila, siya ay laging nananalangin. Ano? Kung titingnan natin sa Nehemiah chapter 4, verses 8 and 9, they all plotted together to come and fight against Jerusalem and stir up trouble against it. But we prayed to our God and posted a guard day and night to meet this threat. No? So talagang hindi sila madala sa warning. So ang ginawa nitong mga laban sa pagpapatayo, no, nitong walls of Jerusalem, nagpadala sila ng mga maninira, no, magkukos ng trouble. No? Pero ano ang ginawa ni Nehemiah? Nagpray sila. Humingi sila ng tulong sa Panginoon. Ngayong gabi mga kapatid, meron po tayong bagay na makikita tungkol po sa ating pananalangin ng kalakasan na nagbubuhat sa Panginoon. Ang una, yung dahilan bakit kailangan mong humingi ng lakas buhat sa Panginoon. Yung dahilan ng mga Hudyo, yung dahilan ni Nehemiah, bakit siya nanalangin na palakasin siya. Okay? Ang una na makikita natin dito, to remain focused on His work. Ang una makikita natin, to remain focused on His work. No?
sila'y humingi ng lakas ng Diyos. No? Ito ang pinanalangin ni Nehemiah para hindi sila ma-distract, no? Para maging dire-diretso ang kanilang trabaho, no? Para hindi sila bumagal, para hindi sila tumigil, no? Nanalangin sila ng kalakasan ng Panginoon. At alam po ninyo, no, kailangan natin ng makalangit na lakas, no, para maituloy natin kung ano yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Sapagkat ang diablo, maging ang ibang mga tao, yung mga laban sa Diyos, talagang pipigilan at pipigilan nila ang progress ng gawain ng Panginoon. May kasabihan nga na ang mga binabato ay yung hitik ang bunga. So pagka nakita ng kapaligiran na ikaw ay lumalago, no? Ikaw ay nagtatagumpay, no? Yung mga nakapalibot sa iyo, pipilitin na ikaw ay sirain, pipilitin na ikaw ay pigilan. At yan po ang ginawa dito ni Sanbalat at ni Tobias maging yung kanilang mga kawal, no? They tried to stop, no, Nehemiah and the Jewish people to build the Jerusalem wall. Pero makita po natin ang sabi ni Nehemiah, I prayed that God will strengthen my hands. Okay? Mga kapatid, ngayong gabi, ikaw ba yung tao na madaling masira ang concentration, no? Ikaw ba yung tao na madaling ma-discourage, no? Lalo na pag may pinapagawa sa ating mahirap, no? Ikaw ba yung mas mabilis at mas madali na umayaw kaysa magpatuloy? Mga kapatid, wala tayong ma-accomplish kung tayo ay laging umaayaw. Or kung sa simula pa lang, no, ay iniisip natin na hindi natin kaya ang ipinapagawa sa atin. Lalo na kung anong pinapagawa ng Panginoon. Ang sabi nga ni Vince Lombardi, isa po siya sa pinakamagaling na coach, no, ng NFL, National Football League. Ang sabi niya, quitters never win, but winners never quit. Okay? Kung ikaw ay laging aayaw, hindi ka mananalo. Pero kung ikaw ay laging nananalo, hindi ka umaayaw. Mga kapatid, the only way para hindi po tayo matalo, okay? The only way para makafocus po tayo sa ating gawain is when we ask the Lord to give us strength, no? To give us His strength. Palakasin tayo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, yan ang kailangan mo. Yan ang kailangan natin. No? Para makafocus po tayo, magawa po natin ang gawain ng Panginoon. Muli, ang tema po ng Mindoro Ministry ay Reaching the Lost One at a Time. Kumusta na po? Ito po ba ay ating nagagawa? Kung tayo po ay nadi-discourage, kung tayo po ay natatakot, no, sa gabi ito, kung hindi pa po tayo nakakapag-umpisa, or hindi tayo makapag-umpisa, let us pray for God's strength. Okay? Para magawa po natin ito. Sa school, sa trabaho, meron ba kayong kailangang tapusin, gawin, at para bang nahihirapan kayo? No? Let us pray for God's strength. Kumusta po ang inyong mga relationships? No? Ito po ba ay naayos natin? No? Na-maintain natin ang peace? Nami-maintain po natin ang sigla ng ating relationship. Kung sa oras na ito, para bang ito'y tumatamlay na, kumukupas na, no, let us pray for God's strength para maayos po natin ito, manatili po, matibay at matatag ang ating po mga relationships, no, sa family, sa mga kaibigan, at sa lahat ng ating pong karelasyon sa oras na ito. Sapagkat ito po ang tanging paraan para matapos natin ang ipinapagawa ng Panginoon sa bawat isa atin. Kailangan po natin ng lakas ng Diyos. Hindi natin ito magagawa sa katalinuhan natin at sa sarili lang nating lakas. Kailangan natin ng kapangyarihan ng Panginoon. So yun po ang una kung bakit kailangan nating manalangin ng strength ng Panginoon, no? To remain focused on His work. Secondly, ang dahilan kung bakit dapat po tayong manalangin ng lakas ng Diyos. Hindi lamang to remain focused on God's work, but to reject all the distractions. No? For us to reject, for us to resist all the distractions. Imagine, tingnan po natin dito. No?
Ang sabi dito sa chapter 6, nung malapit na matapos yung wall, no, of Jerusalem, so itong tatlo, no, na leaders ng mga bayan na katabi ng Jerusalem, itong si Sanballat, Tobiah at si Geshem, sila ay nagpadala ng mensahe kay Nehemiah. No, ang sabi dito sa verse 2, Sanballat and Geshem sent me this message, come, let us meet together in one of the villages on the plain of Ono. But they were scheming to harm me. So I sent messengers to them with this reply, I am carrying on a great project and cannot go down. Why should the work stop while I leave it and go down to you? And then sa verse 4, four times they sent me the same message and each time I gave them the same answer. So apat na beses kinukulit nila si Nehemiah na magpahinga ka naman. No, kwentuhan naman tayo. No, pero si Nehemiah, focus siya, no? At yun ang ito ang magagawa natin pagka tayo humingi ng kalakasan sa Panginoon. We will be able to reject or resist, no? Itong mga invitation na ito na ipapaalam sa atin ng Panginoon ang reason bakit tayo ini-invite ng mga ito, no? Pinakita ng Panginoon kay Nehemiah ang reason kung bakit itong si Sanballat, no, si Tobiah, si Geshem ay pinapatigil siya, no, sa trabaho. At marahil, no, kung pumayag dito si Nehemiah, kinidnap ng tatlong ito, no? At kung inyong mapapansin, yung leader ang kanilang kinakausap, hindi yung mga members. Sapagkat alam nila, alam din ng diablo na pagka yung leaders ang pinabagsak, no, yung mga members magkakawatak-watak na rin. Kaya kung ikaw ay leader, no, sa oras na ito, leader ng iyong tahanan, leader ng isang grupo, marahil sa school or sa iyong trabaho or sa inyong community, no, mahalaga na tayo po ay laging humihingi ng lakas sa Panginoon. Okay po? Maging leader ng church, ako po, kailangan ko po, no, ng lakas ng Panginoon. Kaya ang akin pong request, you pray for me, you pray for your pastors, no, you pray for your leaders, no, ikaw ay BS leader, no, ikaw ay small group leader, no, ikaw ay Sunday school teacher, no, please, no, we need to pray more and we need to ask God's strength para ma-overcome po natin, ma-reject natin, ma-resist natin itong mga temptations na ito. Sapagkat napakadali, no, na sumang-ayon ni Nehemiah dito sa invitation na to, no? Kasi marahil dahil sa hirap ng trabaho, dahil kokonti lang sila at napakalaki ng project, yun yan, sabi niya, napakalaking project na to. Marahil napapagod na rin dito si Nehemiah, no? But because of God's strength, no, he was able to resist, no, to reject their invitations. Na sigurado, kung siya ay pumayag, ay ikakapahamak niya. Kaya ang ginawa nitong tatlong ito, nung hindi niya mapapayag itong si Nehemiah, nagpakalat sila ng fake news, no? Sabi sa verse 5, then the fifth time Sanballat sent his aid to me with the same message, and in his hand was an unsealed letter, in which was written, ito, yung fake news. It is reported among the nations, and Geshem says, it is true that you and the Jews are plotting to revolt, and therefore you are building the wall. Moreover, according to these reports, you are about to become their king, and have even appointed prophets to make this proclamation about you in Jerusalem. There is a king in Judah. Now this report will get back to the king. So come, let us confer together. So makita natin po dito, ano, na may sinulat itong si Sanballat. Okay? Na ito'y pinatotohanan pa ni Geshem. No, na nagpaplano itong si Nehemiah at ang mga Hudyo na magkaroon ng rebellion, no? Na gustong labanan ang hari ng Persia. Imagine, no? Talagang sinisira ng fake news na ito yung relationship ni Nehemiah at saka ni King Artaxerxes. Eh maganda ang kanilang relationship. Okay? At yun nga,
Ang nakalagay doon, siya ay gagawing hari, no? Ipoproclaim siya pag natayo na itong wall of Jerusalem. Pero, napakaganda ng response ni Nehemiah. Sabi niya, I sent him this reply. Nothing like what you are saying is happening. You are just making it up out of your head. Hindi totoo yan. Okay? Yan ay gawa-gawa mo lang. Yan ay guni-guni mo lang. Okay? And then, ang sabi niya din sa verse 9, they were all trying to frighten us, thinking their hands will get too weak for the work and it will not be completed. So, nakita natin dito, nakita ni Nehemiah ang purpose kung bakit ganito ang ginagawa ng mga oposisyon sa kanilang ginagawa. Para panghinain sila, para patigilin sila, para hindi matapos ang gawain ng Panginoon. Pero, ano ang ginawa niya? He prayed that God will strengthen him. Mga kapatid, para ma-avoid po natin, no? Ma-reject natin, ma-resist natin ang anumang disturbances, anumang distractions, anumang opposition sa kung ano ang pinapagawa sa atin ng Panginoon, napakahalaga po ng panalangin ito. Lord, give me strength, no? Para ma-resist po ito. Sapagkat tunay mga kapatid, no? Katulad ni Sanballat, ilang beses siyang babalik, no? With the same offer, no? Na talagang tinutukso itong si Nehemiah na sumama sa kanila. Okay, pero alam ni Nehemiah ang dahilan kung bakit siya iniimbita. At ngayong gabi mga kapatid, for sure, no po, nararanasan din natin ito. Ang Diablo, babalik at babalik yan. No? Sabi nga sa 1 Peter chapter 5, verse 8, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. No? So, ang Diablo po, yan ay babalik. No? Yan ay iikot ang iikot. No? Binabantayan niya kung saan po tayo mahina. The moment na nakita niyo kahinaan natin, aatakihin po tayo, mga kapatid. So, ngayong gabi, mga kapatid, for us to resist these temptations, no? To resist our enemy, ipanalangin po natin ang kalakasan ng Panginoon. Na po, nawa, sa umaga pa lang, paggising natin, yan na po ang ating panalangin. Lord, give me strength, no? Tulungan mo ako, bigyan mo ko ng lakas para umiwas, para tumanggi sa kasalanan. At alam po ninyo, sa biyaya ng Panginoon, no, magagawa po natin yun. Tutulungan po tayo ng Panginoon. Katulad ng ginawa niya kay Nehemiah at sa mga Hudyo. Kaya mga kapatid, kung halimbawa sa gabing ito, no po, ay natetempt na tayo, no, na bumigay, no, yung ating mga prinsipyo, no, bilang mga mananampalataya, natetempt na po tayo mag-compromise, mga kapatid, huwag muna nating gawin yan, no, mag-isip-isip muna tayo, let us pray for God's strength, no, para ma-resist po natin ito. Si Adam and Eve, no, hindi sila kumonsulta sa Panginoon, no, kaya, nung sila'y tinukso ng Diablo, tuloy-tuloy sila'y napahamak. Nawa, ay makaiwas po tayo sa tiyak na kapahamakan, no, tiyak na kasiraan, no. At mangyayari lamang po 'yun kung tayo hihingi ng lakas sa ating pong Panginoon. So 'yun po ang pangalawa na makikita natin na dahilan kung bakit dapat tayong manalangin, no, ng lakas ng Panginoon, hindi lamang for us to remain focused, no, on God's work. Secondly, to reject the distractions. Thirdly, panghuli, to rely on God's power, no? Para patuloy po nating mapanghawakan ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang sabi sa verse 15 and 16, noong sila ay humingi ng tulong sa Panginoon, no? Talagang ang punto dito, wala silang ibang pwedeng panghawakan. Wala silang kakampi dito, no? Hindi tumawag si Nehemiah sa kay King Artaxerxes to help them, okay? Hindi rin siya tumawag sa ibang mga hari, no, to help them. Isa lang ang kanyang tinawagan at ito ang pinakamalakas, ang pinaka makakatulong sa kanila,
yun ay ang Panginoon. Ang pinanghawakan nila sa malaking project na ito, no, ay ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi sila nag-rely even sa kanilang strength, no, or sa strength ng kung sino man, no. They relied on God's strength. Okay, at ang sabi nga sa dito sa verses 15 and 16, so the wall was completed on the 25th of Elul in 52 days. When all our enemies heard about this, all the surrounding nations were afraid and lost their self-confidence because they realized that this work had been done with the help of our God. So makita natin yung resulta when we rely on God's power, no? When we are empowered by the Lord. Ang sabi dito, in 52 days, naitayo niya yung wall of Jerusalem. No, 52 days, almost 2 months lang. Okay? Ay napakalaki po nung trabaho na yun. Alam niyo po, nung ako ay grade 1, dun po sa kanto ng Block 6, meron po dung ginagawang bahay. No? Sa aking tansya ay malaki, pero nung ako ay lumaki na, ay hindi pala ganun kalaki. Pero alam niyo po kung gaano nila katagal ginawa yun. Pamula nung grade 1 ako hanggang grade 6 ako, hindi pa po tapos. Okay? Marahil kaya hindi yun natapos ay kulang sa manggagawa or kulang sa budget, nag-iipon sila. Pero imagine, yung ganun lang kaliit, inabot ng 6 years. Pero ito, mga kapatid, 52 days lang. Bakit po? Because they asked God's strength. No, they relied on God's power. Okay? Kung tutusin, pwede ka nang ma-discourage dito kasi kabi-kabila ang mga oposisyon, di ba? At itong mga katauhan ni Nehemiah, ako'y naniniwala na unti-unti na rin silang nadi-discourage. Pero si Nehemiah, no, ang leader nila, no, kahit na meron siyang pagkakataon o karapatang ma-discourage, pero dahil sa lagi siyang humihingi ng tulong sa Panginoon, no, naipagpatuloy nila ang gawain. At nung naitayo nila in 52 days, ano ang nangyari doon sa mga nakapalibot sa kanila na mga bayan, mga bansa? Natakot sila, no? Nawala na sila ng confidence to discourage them. Kasi naitayo nila yun kahit na napakatindi ng opposition. At ang sabi nila, they realize, no, na ito ay hindi lang gawain ng mga Hudyo, kundi ito ay gawain ng Diyos. Mga kapatid, sa gabing ito, tandaan po natin, walang makakasira sa gawain ng Panginoon kung yan ay gawain ng Panginoon. Kung ang ginagawa mo ngayong gabi, yan ay alam mo na inuutos sa'yo ng Panginoon. No? Kung ikaw ay mananalangin ng kalakasan ng Panginoon, no one can stop you. Okay? Basta tayo ay laging humingi ng tulong sa Panginoon. Katulad po ng nangyari dito sa kay Nehemiah at sa mga Hudyo. Kaya yun po ang ating nawa ay maging practice sa pang-araw-araw po natin pong buhay. Marami tayong pagsubok, no, na nakakasalamuha everyday. No? Maraming pagpapasya na tayo po ay ginagawa sa bawat araw. Mga kapatid, magtatagumpay lang tayo, no, sa mga bagay na yun kung tayo po ay laging humihingi ng lakas ng Panginoon. Ang sabi nga sa Romans chapter 8 verse 31, if God is for us, who can be against us? At ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57. Okay, ito po ay atin ang nabanggit noon, pero nais ko pong ipaalala sa bawat isa. 1 Corinthians 15:57, ang sabi niya, but thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Thanks be to God because He gives us victory through the Lord Jesus Christ. Okay? Sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, meron tayong tagumpay. No? Kung kilala mo na ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, meron kang relationship sa Kanya, no? God will strengthen you to overcome kung ano man ang mga pagsubok, mga obstacles na kakaharapin mo. Okay? Sapagkat yun ang kanyang pangako. Kaya sa gabing ito, kung ang walls of your integrity, walls of your relationship, walls of your hope, your dreams, had been broken
humingi tayo ng lakas ng Panginoon. Because God can repair, God can rebuild those walls, no? Para ang Panginoon ay maluwalhati, para makita natin, maranasan natin ang kapangyarihan niya at ang kanyang tagumpay. At bilang panghuli po na talata, tandaan po natin ito ang sabi sa Philippians chapter 1 verse 6. Sabi po dito, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Sabi po ni Apostol Pablo, being confident of this very thing, na siya na nagsimula ng mabuting bagay sa atin, no? Hindi siya titigil hanggat hindi ito makukumpleto hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, magpatuloy lang po tayo na magtapat sa Panginoon. Alam ko po, hindi ito madali. Maraming pagsubok, maraming oposisyon, maraming mga distractions. Pero nawa ang mensaheng ito ay magpaalaala po sa atin, no? Na kaya po nating tapusin ang gawain ng Panginoon na pinapagawa sa atin. Ang dapat lang po nating gawin, katulad ng ginagawa ni Nehemiah, every time na merong mga kalaban, no, merong mga bagay na nakaka-discourage na pinapakita sa kanya, ang kanya pong ginagawa ay nananalangin siya, humihingi siya ng lakas, buhat sa Panginoon. Kaya sa gabing ito, kung nanghihina ka na, let us pray that God will give us strength, no, for us to remain focused on His work, for us to reject all the distractions, and for us to rely on God's power. Okay po, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa paalala mo sa amin ngayong gabi. Panginoon, kung merong nanghihina, nanlulupaypay na sa aming kalagitnaan, nawa ang mensahe ng inyong salita ngayong gabi ay nagbigay sa kanya ng panibagong sigla at lakas. Tunay po na ikaw lang makakatulong sa amin, ikaw lang makakapagbigay ng lakas sa amin para matapos namin ang inyo pong mga ipinapagawa sa amin, para matapos namin ang misyon sa buhay na ito. Kaya andalan ko po, Panginoon, patuloy na kumilos ka sa buhay namin at patuloy na kami ay tumugon sa inyo po, Panginoon, mga paanyaya, sa inyong mga utos, sa inyong mga panuntunan sa buhay namin upang maranasan namin ang totoong tagumpay. Salamat po, ito kaming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon at magandang gabi sa bawat isa.